Ang mga isda ba ay lumalangoy sa karagatan ng iyong subconscious mind? Madalas ka bang magising sa gabi, pawis na may iniisip ng mga lamang dagat? Ano ang ibig sabihin nito? Bakit kami numulto ng mga isda? Ano ang nais nila sa iyong panaginip? Alamin natin ang sinasabi ng mga eksperto. What do fish mean in dreams? Sa tradisyonal na pagtingin ng mga Chinese sa panaginip, ang pananaginip sa isda ay swerte at sumisimbolo sa kayamanan. Mula sa ancient times, nirepresenta ng isda ang kayamanan sa isip ng mga tao. Maaaring ang rason ay na ang nahuling isda ay isang totoong kayamanan para sa mga sinaunang tao. Bukod pa rito, ang isda ay may kahulugan rin na oportunidad. If you're dreaming about a fish swimming. Ang magandang balita ay na ang pananaginip sa isda ay madalas na binabasa bilang palatandaan ng mga magagandang bagay. Quote-unquote, "Dream of fish swimming in clear water" isinulat ni Russell Grant sa The Illustrated Dream Dictionary, "and you will get money and power." Kung ang isda ay lumalangoy patungo sa ibabaw ng tubig, maaaring ibig sabihin ay may mga magagandang bagay na paparating para sa iyo. Kayamanan, pag-ibig, at satisfaction. Samantalang ang isda naman na lumalangoy pailalim ng tubig o sa maduming tubig, maaaring ibig sabihin nito ay may mga pagsubok na paparating sa iyo. Maaaring sumisimbolo rin ang pananaginip sa isda sa fertility at personal growth. If you're dreaming about eating a fish. Ang simbolismo sa likod ng panaginip tungkol sa pagkain ng isda ay nakadepende sa klase ng isda. Kung ang iyong kinakain ay malaking isda, maaaring sumisimbolo ito sa kita na malapit mo nang makuha o sa mabilis na pag-ipon ng material ng mga bagay. Ang mas maliit na isda sa kabilang banda ay maaaring ibig sabihin na may maliliit na problema ang paparating. Kapag kumakain ng hilaw na isda, maaaring ibig sabihin kailangan mong mas magbigay ng oras sa pagkukonsidera sa mga detalye ng iyong pinaplano. If you're dreaming about a fish eating you. Sa kabilang banda, kung ikaw naman ang kinakain ng isda, maaaring ibig sabihin nito na may mga tao sa iyong paligid na hindi mo gusto. Ipinaihiwatig nito na may mga tao sa iyong paligid na ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang saktan ka. Pinapayo na maging maingat at subukang huwag hayaan ang sarili na maapektuhan ng mga negatibong intensyon ng mga tao. If you're dreaming about catching a fish. Ayon sa The Dream Interpretation Dictionary, Symbols, Signs, and Meanings by J.M. Debord, ang mga panaginip tungkol sa matagumpay na paghuli ng isda ay maaaring sumisimbolo sa tagumpay sa totoong buhay, makakuha ng trabaho, magpakasal, o makakuha ng record deal. Quote-unquote, "Fishing is also associated with the acquisition of knowledge," isinulat ni Debord, "particularly self-knowledge." Sa parehong paraan, ang hindi matagumpay na paghuli ng isda ay maaaring sumisimbolo sa hindi matagumpay na pangyayari sa totoong buhay. At ang pangingisda sa masyadong mababaw na tubig ay maaaring sumisimbolo sa kawalan ng mga oportunidad na iyong nais. If you're dreaming about a lifeless fish. Ayon muli kay Debord, ang maputla o may sakit na isda ay maaaring sumisimbolo sa problema sa iyong katawan, maaaring dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Ang isdang walang buhay ay maaaring sumisimbolo sa isang tao sa iyong buhay na mahina sa emosyonal at sexual na aspeto, o isang palatandaan na may mga hindi ka nais-nais na mga bagay na paparating. Quote-unquote, "It can mean you're next.
isinulat ni Debord, as in the famous scene with the fish in The Godfather. If you're dreaming about a fish tank, sinasabi ni Michael Lennox, author of Llewellyn's Complete Dictionary of Dreams, na ang pananaginip tungkol sa fish tank ay isang bisual na tanda ng lahat ng mga ideya at emosyon na lumulutang sa ibabaw ng iyong subconscious. Quote-unquote, a fish tank is a symbol that puts such ideas on display, isinulat niya, like a reminder of the beautiful notions that are available to you if you look below the surface. If you dream about fish eggs, kapag nangyari ito, siguradong may magandang kahulugan sa likod nito. Ang pananaginip tungkol sa mga itlog ay tumuturo sa isang bagong simula. Maaaring isa itong bagong ideya na mayroon ka o bagong inspirasyon. Kailangan mong yakapin ang mga bagong simula na ito. If you dream about buying a fish or getting a fish as present, kapag nanaginip ka na ikaw ay bumibili ng isda, maaari kang makakuha ng mana o regalo sa iyong kamag-anak. Ang pananaginip na may isang tao na nagbibigay sa iyo ng isda bilang regalo ay nagpapahiwatig na makakakuha ka ng properties o maaaring maimbitahan sa isang kasal. If you're dreaming about a colorful fish, kapag nanaginip ka ng isang makulay na isda, nagpapahiwatig ito sa magandang kalusugan at sa iyong pangangailangan na alagaan ng iyong sarili. Kapag nakahuli ka ng makulay na isda sa iyong panaginip, nirepresenta nito ang iyong bukas na pag-iisip. Ang panaginip ay maaaring nagpapahiwatig na isa kang oportunista. Ibig sabihin ay nais mo palaging mag-take ng risks dahil alam mo na minsan kailangan mong mas tumaya. Ang iba naman ay sinasabi na ang ganitong panaginip ay nagpapahiwatig sa magandang buhay pag-aasawa sa hinaharap, kaya naman maging handa ka. Ang ilang mga libro naman ay sinasabing nagrepresenta ito sa iyong creativity at crazy ideas. If you're dreaming about a black fish, minsan kailangan mong sumubok ng iba't ibang mga bagay bago mo mahanap ang makapagpapasaya sa iyo. Maaaring ibig sabihin nito na haharap ka sa walang katapusang mga problema. Kapag nanaginip ka ng itim na isda, nagrepresenta ito sa pakiramdam na nais mong mahanap ang isang bagay na nagpapasaya sa iyo ayon sa folklore. Maaring ibig sabihin na nangangamba ka o stressed sa mga nakaraang araw. Kapag may pinagdadaanan ka ngayon, ang iyong panaginip ay maaaring maging refleksyon ng iyong nararamdaman. Ang iba naman ay sinasabing isa itong tanda na magiging maulan ng panahon. Kaya naman kung ikaw ay fan ng maulan na panahon, magandang balita ito para sa iyo. Kung inyong nagustuhan ng aming video, huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. At syempre, huwag niyo rin kalimutang mag-like and subscribe. Muli, kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!